15 ng Setyembre, 24 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Lumapit kay Jesus ang lahat ng kolektor ng buwis at mga makasalanan para makinig. Kaya nagbulong-bulungan ang mga pariseo at mga guro ng batas. Tinatanggap niya ang mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa kanila. Kung may 100 tupa ang isa sa inyo at mawala ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan ang 99 sa ilang para hanapin ang nawawala hanggang matagpuan niya ito? At pag natagpuan ito'y masaya niya itong pinapasan sa balikat at pagdating sa bahay ay tatawagin niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko na ang nawawala kong tupa. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon din ng higit na kagalakan sa langit para sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Kung may 10 baryang pilak ang isang babae at nawala ang isa sa mga ito, hindi ba siya magsisindi ng ilaw, magwawali sa bahay at hahanaping mabuti hanggang matagpuan ito? At pagkakita rito'y tatawagin ang mga kaibigang babae at mga kapitbahay. Matuwa kayong kasama ko sapagkat natagpuan ko ang nawawala kong baryang pilak. Sinasabi ko sa inyo na ganito rin sa mga anghel ng Diyos, magkakaroon ng kagalakan para sa isang makasalanang nagsisisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang paghahanap ng Diyos sa mga nawawala. Sa tatlong talinhagang inilalahad sa atin ang Ebanghelyo, nahahayag sa atin ang tatlong uri ng pagkawala. Sa unang talinhaga, ang dalawang anak ay kapwa nawala sa dalawang magkaibang kadahilanan. Ang bunso ay nawala bunga ng maling desisyon. Kinuha niya ang kanyang mana nang hindi pa napapanahon, sa panahong hindi pa siya handa, at sa panahong hindi pa naman dapat kunin ang mana sapagkat buhay pa ang kanyang ama. Hindi umalis ng bahay ang panganay na anak, subalit nawala din siya bunga ng maling paniniwalang siya ang dapat bigyan ng piging at hindi ang kanyang kapatid na naglustay ng kanilang yaman sa masamang uri ng pamumuhay. Sa huli, siya ay naiwan sa labas ng bahay sapagkat ayaw niyang pumasok dahil sa labis ng paghihimutok sa paniniwalang siya ang mabuting anak. Nawala siya bunga ng labis niyang pagpapahalaga sa sarili. Sa ikalawang talinhaga, ang tupa ay nawala bunga ng likas niyang kahinaan, likas na malabo ang paningin ng tupa. Malapit lang ang naaabot ng kanyang tingin. Bilang tulong sa malabong paningin, matalas naman ang pandinig ng tupa kung kaya't kailangan itong pakinggan ang tinig ng kanyang pastol upang hindi siya mahiwalay sa kanyang kawan. Sa makatuwid, isa sa mga posibleng dahilan ng pagkawala ng tupa ay ang maling tinig na kanyang pinakinggan at sinunod. Ang ikatlong talinhaga naman ay tumutukoy sa pagkawala ng isang bagay na wala namang isip, paningin o pandinig. Nawala ang isang salaping pilak, bunga marahil ng kapabayaan ng nagmamay-ari. Tayo man sa ating buhay espiritual ay nakakaranas din ng pagkawala. Kaugnay ng unang kwento, maaari nating sabihin may mga pagkakataong nawawala din tayo sa piling ng Diyos dahil sa mali nating pagpapasya. Iniisip nating kaya nating mabuhay nang hindi umaasa sa iba kahit na sa Diyos. Maaari din namang dahil sa mataas nating pagtingin sa sarili, katulad ng panganay na anak,
iniisip nating mas banal o kalugod-lugod tayo sa Diyos dahil nga naman madasalin tayo at laging nagsisimba. Ang nawalang salaping pilak ay sumasagisag sa kahit sinong napapalayo sa Diyos sa anumang kadahilanan. Ang mabuting balita sa talinhagang ito ay ang katotohanang para sa Diyos. Bawat isang tao ay mahalaga at hindi maaaring ipagwalang bahala. Gagawin ng Diyos ang lahat para matagpuan at maligtas ang naliligaw.